malaking aspect din dito yung culture change, ano? Pwedeng meron kayong mga dokumento, AO sinasabi, oh, let's promote human rights. Pero pag in terms of implementing it, yung kultura natin ganun pa rin, di ba? Kumbaga, mas gusto ko i-violate kasi respeto human rights. Pero baka napansin ang pagbabago kahit pa paano, konti improvement, at least tone coming from agencies that are relevant to this topic that we're talking about. Kasi binibida nila dati, di ba? Masyadong pumogi si President Marcos nung nagkaroon ng big drug haul dyan sa Batangas, no? Medyo pinitik niya rin si Rodrigo Duterte. Sabi niya, oh, walang patay. Di ba? Alam mong political yung pagkakagamit din doon. Eh, no? Tsaka kaya nasaktan yung matanda. Gigil na gigil. Oh. Yung ganun ba? Meron ba kayo nakita ang pagbabago kahit pa paan? Kaloy muna, Kaloy. Well, look. Hindi siya, merong pagbabago, pero hindi siya pagbabago na dahil may ginawa yung estado o yung gobyerno or si Mr. Marcos. Nagbago siya dahil yung napakasamang regimen before, eh nawala na. Kumbaga, yung pagbabago na yun ay napaka-passive na pagbabago. Nagbago lang ang sitwasyon natin kasi yung si Duterte na grabe yung lubos-lubosang pag-violate at pag-demonize sa human rights ay nawala. Pero, so usapin din naman ng siguro pagbabago na rin, at least itong administration ni Marcos eh nakikipag-engage sa international community, sa mga UN, sa mga Western diplomats. Pero may konteksto din yan. Ito ay dahil nga sa kabalahuraan ni Mr. Duterte na pati mga diplomats, pati mga UN, pati kung sino-sino mga international actors ay minumura at inaaway. Eh talagang tumiklop sila. Kaya nung nagupo si Mr. Marcos, eh, sabik na sabik niyan na makipag-dialogo uli sa Malacanang. At dito, medyo open si Mr. Marcos. At papasok dito ngayon yung objective niya. Ano bang gusto niyang mangyari? One of those is, kailangan niyang pabanguhin uli ang pangalang Marcos. Kasi nga, mabantot naman talaga ang pangalang Marcos noon pa. Kailangan niyang pabanguhin uli. At dito, nagamit niya yung international community. Eh, siyempre, so nagkakaroon ng confluence of interest ito ngayon. Interest ni Mr. Marcos at interest ng international community. So, you know, so andun yan. Ang pagdating kasi sa pagbabago naman na iba, na culture change ang sinasabi mo, malayo pa tayo, Christian. Ito dapat yung gagawin ng UNJP. Ito dapat yung human rights education. And in fact, to some degree, ito yung mandato na ini-embrace ngayon ng CHR. For, you know, we should credit the CHR for also continuing to outreach para i-promote ang human rights. Although, of course, limitado din yung ginagawa niya. Pero meron. May mga ganun. Kasi kailangan talaga ng pagbabago from within nga, cultural na pagbabago, pagdating sa human rights. In fact, ito pa isang problema ngayon. Kailangan mong i-educate ang mga estudyante, mga bata ngayon about human rights. Pero paano mo naman gagawin yun kung yung Secretary of Education ay nang re-red tag din? Eh, nang ba-violate din ang human rights by saying talagang, you know, really, really awful things about human rights defenders. So, again, andun yung hindi consistent at hindi even na application ng mga changes on human rights. Attorney Creasy, bago ko ba sa ibang comments, nagalit na galit dito eh. Ah, galit. Oh, ngayon, parang kanina binabasa ko iba't ibang affiliations. Oh. Ano ako, represent. Anyway. Warning, sasagutin po namin yung mga pinoposyo rito. Ha? Relax lang kayo. Chill lang. Ha? Sige. Pero yun, yung ganong representation, actually, everybody is represented in the current administration. Presidente si Marcos, Vice President si Sara, Mayor ng Davao si Baste, at ang kingmaker daw, di umano, ay si Gloria Macapagal Arroyo, ang who presided over a bloody reign of extrajudicial killings na napilitan ng Supreme Court na maggawa ng judicial remedy na writ of amparo. Yung killings ng panahon niya sa ilalim lalo ni Palparan ang naging impetus para dun sa writ of amparo. Same people, in power, same kalakaran essentially. Kaya kahit sabihin natin na naligo, nagbagong anyo, kabulustugan pa rin ang kinauwian. Parang yan yung itsura na
hinold up ako. Pero at least, macho naman yung nang hold up, pogi naman. O kaya, anong nangyari? Ito, pinatay yung kapitbahay ko, pero at least, naligo yung ano, yung pumatay sa kanya. Hindi nagkalat. Parang ganun, nauuna sa atin yung itsurahan. At totoo naman na, pinagbuhusan ng panahon, maraming ano dyan, ano, but si Hannah, pinagbuhusan ng panahon ng Marcos family ang pagbabagong anyo, pag-itsura sa kanila. Yung vlog lalo ni Mr. Marcos, maski ako, sinilip ko yan eh, yung tinuruan siya paano mag-ML ba yun? Sabi ko, bakit? At isang paraan yun na parang, kumbaga, pagbanguhin, hindi ko masabing bumangot. I mean, this is not literally, no? Kasi hindi ko pa naman siya naaamoy. Pero, pabanguhin yung itsura sa taong bayan at saka ibahin. O, yun na lang, ibahin ang itsura. And to humanize them. Considering their history as a family and considering the rights abuses during their time. Ang isa pang itsurahan kasi dito sa panahon ngayon, yung policies na kanina pa nating binabanggit, eh halos similar eh sa mga, at saka problema, similar sa mga dati ng problema. In fact, itong counterinsurgency program, parang it runs full circle dahil ang NPA, ang isa sa top recruiter noon ay ang kanyang ama, si President Marcos Sr. At ngayon, kung sasabihin niya na nalipol na niya, eh di congrats. Pero parang lalong kumbaga, nag-aalimpuyo yung galit ng NPA dahil sagara naman yung ginagawa sa kanila. Kaya, it's up to history, no, to judge them eventually. It's been, what, 2 years? Almost 3 years of the Marcos administration. There's a lot more. Pero ako, ang nararamdaman ko pa rin, same parang tedious feeling that you felt during the Duterte administration. Parang bawat araw na pagising mo, ano na naman? Ano yes. naman bagong kababalaghan? Ano na naman bagong kabalbalan na makikita mo? Na parang Pilipinas pa ba to? Kumbaga, hindi ba ako nananaginip? Na to the point na ang issue tungkol sa birth certificate, eh, national news, grabe. Kaya every day is a new day in the Philippines talaga. Tapos yeah, lang sa inyo dalawa. Ikaw before I ano, before you respond no. FYI lang sa mga viewers natin, sa inyo pala no, marami nagagalit lalo sa iyo Kaloy dahil tinawag mo rong mabantot yung pangalan ng mga Marcos. O sige, pagbigyan. Napakabango po kasi ng pangalan ng mga Marcos. Hindi po, wala po siyang bahid ng katiwalian, ng korupsyon, ng human rights violations. Ibigay po yung hilig. Kasi galit na galit po yung mga trolls, no? Ayaw, at saka mga loyalista. Ayaw naman po naming tumataas yung blood pressure nyo. Ah, nga pala, Kaloy, Chris, Attorney Chrissy, may mga naku-confuse kasi nung isang araw, may mga nag-comment, sabi, oh, pro-BBM ka na pala, Christian, no? Eh, natawa ako. Kasi for the past few episodes, pinag-uusapan namin yung away sa pagitan ng mga Marcos at saka Duterte. At saka kung paano dinidestabilize ni Duterte yung Marcos administration. Eh, akala pro-Marcos daw. Okay. Eh, medyo nagulat sila ngayon eh, no? O bakit Marcos na naman yung pinag-uusapan nyo? Anyway, Kaloy, tsaka siguro pag-usapan din natin, idagdag mo na, pag-usapan natin yung ano, yung sa ICC. Kasi nga, ang pronouncements ni President Marcos sa ngayon, eh hindi magko-cooperate sa ICC. Pero nakikita mo underneath that official pronouncement so far, para may nakikita movement eh. Na mukha hindi ganun ka-solid. Okay. Yes. Perhaps you can also address that. Go ahead. Sure. Dagdagan ko lang at siyempre may reference ito dun sa mabantot na sinabi ko. Ang isa pang underlying na problem dito, Christian, sa image na human rights na image na sinasabi nila ngayon is that huwag natin kalimutan na yung mga Marcoses, kasama na nito si Presidente Marcos Jr., ay hindi pa humingi ng tawad at in-acknowledge yung mga human rights abuses ng panahon nila. At huwag natin isipin na si tatay lang niya ang dapat mananggot dito kasi siya at that time, adult na siya eh. Remember nung EDSA, nag-reforme pa ng military yan. Pero mga Marcoses, hindi lang ito usapin nang hindi pa nila sinasauli lahat yung mga ninakaw nila. Hindi pa napanagot dun sa mga patayan, sa mga
enforce his appearances at torture ng panahon nila at hindi pa nabayaran ng gobyerno yung mga talagang sinawing palad na ma-torture at mapahamak ng panahon nila, hindi rin pa rin, hindi nila ina-acknowledge din yung mga nangyaring human rights violation ng panahon nila. So, anong ibig sabihin nito? Kung ikaw, ngayon, ay magpo-proclaim ka na ikaw ay may respeto sa human rights, pero hindi mo ina-acknowledge yung mga kamalian na ginawa dati, eh anong ibig sabihin nun? Diba? Parang hindi lang kaipokritohan, medyo talagang pagsisinungaling na. Ngayon dun sa issue ng ICC at bakit parang pumuposisyon si Mr. Marcos na ayaw niyang paimbestigahan si Duterte, pero nabanggit mo nga rin, you adverted to this, na mukhang hindi ganun kasolid yung posisyon na yun kasi nga ang DOJ nagsabi na rin na pinag-aaralan pa nila kung paano bumalik uli ang Pilipinas sa ICC, which is something na marami sa amin ay gusto mangyari. Dapat naman talagang bumalik ang Pilipinas sa Rome Statute. Ito yung agreement kung saan nabuo yung ICC. Kasi kung ikaw ay isang bansa na may respeto sa karapatan ng tao at ayaw mo ng ayaw mo ng crimes against humanity, ayaw mo ng genocide, eh kailangan mong sumuporta sa ICC kung matino kang gobyerno. Ang problema naman dito, mukhang nagiging collateral damage ng political infighting itong ICC investigation. So hindi natin alam kung pag nagkaroon ba ng talagang matinding paghihiwalayan ang Duterte at saka Marcos, eh magkakaroon, mag-iba ang ihip ng hangin at bigla na sabihin ni Mr. Marcos, sige, papasukin ang ICC. Pero balik, yan yung sinasabi ko, Christian, na dapat principled ang posisyon ng gobyerno sa human rights. So kahit na ano pang mangyari kay Mr. Duterte, dapat panindigan ni Mr. Marcos yung idea na ang human rights at ang pagpapanagot ay importante.